Nasa Pilipinas na ang air assets ng Singapore at Malaysia na tutulong sa mga rehiyon na apektado ng pananalasa ng Bagyong Christine. Yan ang ulat ni Gab Villegas live. Gab. Dominic, dumating na sa bansa ang air assets ng Singapore at Malaysia para tumulong sa disaster response at humanitarian efforts sa mga rehiyon na naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Christine. Alauna 38 ng hapon nang lumapag sa Villamor Airbase ang C-130 aircraft ng Singaporean Armed Forces. Ang nasabing aircraft ay sinalubong ni na Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Office of Civil Defense Assistant Secretary Rafi Alejandro, mga opisyal ng Philippine Air Force at ni Singaporean Ambassador to the Philippines, Constance C. Ayon kay Singapore Defense Attaché Colonel Jajin Ren Mariapan, ang pagdating ng kanilang C-130 sa Pilipinas ay dahil na rin sa hiling ng ating pamahalaan. Ayon kay Ambassador C, ang nasabing deployment ay pagpapakita lamang ng tumitibay na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Singapore. The Singapore Armed Forces has deployed our C-130 transport aircraft at the request of the Philippine government to support in the humanitarian aid efforts. The C-130 will be deployed in support of the Philippines government to bring airlift support to bring the humanitarian aid to the communities affected by Tropical Storm Christine. Alas 2:39 naman. Alas 2:39 naman ng hapon nang dumating ang Eurocopter EC-275 military transport aircraft ng bansang Malaysia. At nandun din sa nasabing pagdating si Malaysian Ambassador to the Philippines, Abdul Malik Kelvin. Para kay Ambassador Kelvin, mahalagang bilateral partner ng Malaysia ang Pilipinas dahil sa pagiging kasapi nito ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Dagdag pa ng embahador, maaasahan rin ang Pilipinas sa panahon ng pangangailangan. Malaysia is always ready to help a friendly partner in need. And I'm sure the Philippines also will do the same if Malaysia is ever in a time of a crisis. We, as partners and friends, we are stand ready to support you in any way we can, in every capacity we are able to. Ayon naman kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., ang nasabing tulong ng Singapore at Malaysia ay bunga ng kasunduan sa pagitan ng mga kasapi ng ASEAN na magtulungan sa panahon ng kalamidad at sakuna na napagtibay sa Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Anya, malaking bagay ang ipinadalang tulong ng Singapore at Malaysia para sa humanitarian operations ng Pilipinas. Nagpapasalamat rin ang kalihim sa agarang pagtugon ng mga kapitbahay nating bansa sa ASEAN upang tumulong. Malaking bagay kasi biro mo isang C-130 tapos sa mga kapatid natin sa Malaysia isang heavy lift na helicopter. Malaking bagay ito makakatulong sila lalo-lalo na sa Bicol ngayon na kinakailangan ng helicopters. Sa pinakauling situational report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, aabot na sa 81 ang napaulat na namatay, habang mayroon namang 66 na mga nasugatan at mayroong 34 na patuloy na pinaghahanap. Karamihan sa mga napaulat na namatay ay nagmula sa Calabarzon Region. Aabot naman sa halos 1 milyong pamilya o nasa 4.2 milyon na mga individual ang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Christine sa 69 na lalawigan sa 16 na rehiyon sa bansa. Dominic, maliban sa Singapore at Malaysia, naunang sinabi ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno sa Saturday News Forum kanina na magpapadala rin ng air assets sa mga bansang Brunei at Indonesia para tumulong din sa ating humanitarian efforts sa kabila ng pagiging sapat ng ating mga air assets. Nagpahayag rin ang bansang Taiwan na magpapadala rin sila ng aircraft upang tumulong sa relief operations ng ating bansa. Sinabi rin ni Undersecretary Nepomuceno na welcome pa rin sa ating bansa ang anumang tulong na papadala ng iba pang mga bansa. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Dominic. Alright, maraming salamat, Gab Villegas.